Yan. Pagbabagong buhay. 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away and behold, things are becoming new. Sabi ganoon ng isang sister sa tatay niya, Tay, malapit nang dumating ang Panginoon, rapture of the church. Pag kinuha tayo ng Diyos, Tay, biglang-bigla mawawala tayo, papasok tayo ng langit. Sabi ni tatay niya, aba, ang sarap nun, ang ganda nun, ha? Hindi na ako mamamatay. Ready na ako ron, sabi niya. Sabi ng sister na anak niya, Tay, hindi ho kayo makakasama. Abay! Bakit hindi naman ako makakasama? Eh kung hindi naman ako makakasama, eh huwag na siyang bumalik. Sama ko si sister, hindi Tay, talagang babalik ho talaga siya sa hindi natin inaasahan. Like a thief in the night. Para isang magnanakaw na hindi nagpapaalam. Ah, ganun ba? O sige, sasama ako! Hindi nga kayo makakasama, Tay. Eh, bakit? Kasi, Tay, may nakaipi sa daliri ninyo, eh. Sabi ka ni sister. Kaya mahirap palang makasama pag maraming mga nakaipit. Hindi lang sa daliri, pati sa palad maraming nakaipit. Mahirap palang makasama. Kaya nais nating makasama sa ikalamang pagbabalik ni Kristo at gusto natin pumasok ng kalangitan, kinakailangan yung mga iniipit-ipit natin, mga baraha, mga tiket ng lotto, mga iniipit-ipit natin at may mga hawak-hawak tayo at yung iba'y pinipit-tapit-tapit pa natin. Kinakailangan pala natin itong ihingi ng tawad sa Diyos at ang Panginoon patatawarin, babaguhin tayo. Amen! Mahirap bang magbagong buhay? Opo. Ngunit kapag humingi ka ng tulong sa Lord, babaguhin ka niya. Amen? At magugulat ka na lang, no? Ang pagbabago ay mararanasan mo sa buhay mo. Sapagkat what is impossible with man are all possible with God. Ano man ang imposible sa tao, ay posibleng lahat sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Diyos at sabi natin, Lord, gusto ko pong magbagong buhay. Babaguhin tayo ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. I will be with him in trouble. Minsan, maraming problema. Hindi ka agad tayo nakakaalis sa problema at pagsubo. Pero ang napakasarap, sasamahan tayo ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos. Nang si Shadrach, Meshach at Abednego ay tinapon sa mainit na pugon sapagkat siya'y sumasamba sa Diyos. Sumasamba sila sa tunay na Diyos. No? Ang ginawa, tinapon sila sa mainit na pugon para mamatay sila. Pero nagulat si Haring Nebukadnezar. No? Nagulat si Haring Nebukadnezar. Bakit? Sapagkat doon sa pugon, yung tatlong taong dapat patay na, hindi patay, buhay. At nagulat siya, apat na ang nandoon. Sinamahan sila, it's probably an angel or God himself na sinamahan sila sa pugon para hindi sila masunog. Minsan sinasabi natin sa Panginoon, Lord, mawalan ako ng problema. Hindi totoo yan, hindi ka mawawala ng problema. Ang gagawin lang ng Panginoon ng problema mo'y sasamahan ka niya para manalo ka sa bawat problema at magtagumpay ka sa bawat problema. Walang tao, walang problema, sa totoo lang. Pero kapag nasa Diyos tayo, sasamahan tayo ng Lord at lulutasin niya ang ating problema. Huwag mong kalimutan, anumang problema, kaya ni Lord yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya ni Lord ang problema ko. Kayang-kayang lutasin ni Lord ang problema ko. I will rescue him, says God. No, I will... ano yung sabi ko nandito? He will call, sabi ko lang, he will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Manadalangin tayo sa Panginoon, sasagutin tayo ng Diyos. Ililigtas tayo ng Panginoon, pararangalan tayo ng Diyos, kasamahan niya tayo sa lahat ng ating mga problema. Paprotektahan tayo ng Diyos, ililigtas tayo ng Diyos, kasamahan tayo ng Diyos sa ating mga problema. Tatawag tayo sa Kanyang pangalan, sasagutin tayo ng Panginoon. Sabi nga ng Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag ka sa aking pangalan! At ibibigay ko sa iyo ang iyong mga hinihiling higit pa sa iyong inaasahan. Jeremiah 33 verse 3. Ano po? I will deliver him, I will honor him,
At ang panghuli, pakisabi sa katabi, panghuli. And ang sabi ganoon sa aklat ng Awit 91, verse 16. Awit 91, 14 hanggang 16. Ito na lang yung binasa ko. Pero mamaya, pag libre na kayo, basahin ninyo the whole chapter, Psalm 91, beginning verse 1 hanggang verse 16. But since our time is limited, so I just read, I am just reading Psalm 91, verse 14 hanggang 16, sinorkat ko na. Yun na lang ang binasa ko. At ang sabi ng verse 16, no? With long life will I satisfy Him. Nakikinig pa ho ba kayo? Kapag mahal pala natin sa Lord, bibigyan tayo ng mahabang buhay. Sinertang gusto ng mahabang buhay, isa lang ang sikreto, mahalin mo ang Diyos. Sabihin sa lahat ng tao, gusto mo ba ng mahabang buhay, mahalin mo ang Diyos. With long life will I satisfy Him. Not just a long life, no? But life satisfied. Life full of satisfaction. Alam mo, maraming ang tao, mahaba nga ang buhay. Pero puno naman ang sakit, hindi na i-enjoy. Maraming tao, mahaba nga ang buhay, punong-puno naman ang kahirapan. O bakit hindi ka naka-reply? Walang load. Walang load. May cellphone ka ba? Wala. Ba't hindi ka naka-attend? Walang pamasahe. Lagi nilang ganun. Bakit pa ulit-ulit na lang yung suot mo? Parang uniform yan. Walang pera pambili. Bakit yan na lang lagi ulam mo, sardinas? Awanin. Awanti makan. Awanti inapoy. Awanin. Maraming tao mahaba nga ang buhay. Pero hirap na hirap naman. Walang makain, walang maisuot, walang madamitan, walang matulugan. Mahaba nga ang buhay pero hindi naman nai-enjoy. Ang nais ng Diyos, mahabang buhay na nai-enjoy mo. Amen! Amen! Ang hirap din naman ng haba nga ng buhay mo. Punong-puno ka naman ng kaba. Punong-puno ka naman ng takot. Punong-puno ka naman ng pag-aalala. Sayang din yung mahaba mong buhay. Maganda yung mahaba na ang buhay mo. Punong-puno ka pa ng saya. Amen! Punong-puno ka pa ng ligaya. Nai-enjoy mo yung buhay na ito. Let us enjoy life, a long life in Christ. Satisfied life. Ang sabi ng Juan, Jesus, no? God will give us abundant life, abundant life. Eh alam ninyo, ang aking ama ay isang matagumpay na businessman. Napakaraming pera ng tatay ko. Yung mga barya, tinatapon niya, buo na lang tinatabi niya. Pero dumating yung time, yung tatay ko, yung sasakyan namin bumangga. Yung tatay ko tumalsik patay. Yung driver hindi namatay, dapat siya ang namatay. Eh kaya pala siya namatay, kaya pala na bumangga yung sasakyan namin. Yung driver pala uminom ng alak. Kaya pala uminom ng alak kasi bigo. Yung aming kasambahay, nililigawan niya, hindi siya sinagot. Pinagdiskitahan niya sa sasakyan namin, nakasakay yung tatay ko, patay yung tatay ko. Kaya anong nangyari? Yung business namin, yung marami namin pera bumagsak dahil maliliit pa kami. Imbis na yung maraming mga tao tumulong sa amin, ninakaw ang aming lupa, ninakaw ang aming business, ninakaw ang aming pera, mga magnanakaw. Mga naturingan, akala po mapanamaan ay mga makakatuwang mo sa buhay, pero pinagsamantalahan ang aming kayamanan. Kaya dumating ang time, bumagsak kami. Natagpuan ko ang aking sarili nasa squatter area. Yes! I found myself living in a squatter area. Nasa lugar ng mga bahala na gong. May mga tataro ang katawan, mga BNG, mga mituldok. Nandun ako napasama sa lugar na iyon. Mga handang mamatay, handang pumatay. Bahala na gong. Anong ginagawa ko rito? Pero nanangarap ako sa puso ko. Lord, alisin niyo po ako sa ganitong kalagayan. Hindi pwedeng manatili ako sa kahirapan. Hindi pwedeng maranasan ng mga anak ko sa darating na panahon ng kahirapan ng buhay. Amen? On October 4, 1985, naimbitahan ako sa ganitong gawain na hindi ko inaasahan.
Nakapakinig ako ng salita ng Diyos, nabuksan ang aking kaisipan at ang aking kaunawaan. Tinanggap ko si Christ bilang Lord and Savior ng buhay ko. At salamat sa Diyos. Binago niya ang buhay ko. Binago niya ang pagkatao ko. At hindi lang yun, nararanasan ngayon ng aming buong pamilya ang kabutihan ng Panginoon, ang pagpapala ng Diyos. May tao pa ho ba rito? With long life will I satisfy Him. Say it, satisfied. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay, not just life. Not just a long life, but a satisfied life. Nais ng Diyos na mahaba ang ating buhay. Nais ng Diyos na masarap ang ating kinakain, maganda ang ating sinasakyan, maganda ang ating sinusot, maganda ang ating hinihigaan. Kalooban ng Diyos yan! Sabi nila, pag may sakit ako, malapit ako sa Diyos. Ibig sabihin, pag malakas ka, malayo ka sa Diyos. Pag mahirap na mahirap ako, malapit ako sa Diyos. Ibig sabihin, pag mayaman ka, malayo ka sa Diyos. Mali yun. Na totoo lang, pag may sakit ka nga, hindi ka makapag-pray. Sirap na hirap ka eh. No, hindi mo maibuka yung bibig mo. Hindi. Diba? Kung kailan, pag mahirap ka nga, hindi ka nga maka-attend eh. Pwede ba makisabay na lang sa kalabawang ko? Sa pagdalo? Hindi ka maka-attend. Pag-operate ka, hindi ka makapagbigay. Oh, it's offering time. Share muna ako. Share muna. Hindi makapagbigay. With long life, will I satisfy Him and show Him my salvation. Psalm 91, verse 14, verse 16. Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him, I will protect Him, for He acknowledges my name. He will call upon me and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will honor Him. With long life will I satisfy Him and show Him my salvation. Mga minamahal, gusto ng Diyos na bigyan tayo ng mahabang buhay. Pero hindi lamang mahabang buhay, kung hindi buhay na walang hanggan. Natatapos ko lang mag-birthday ng May 16, ang prayer ko sa Lord, simple lang. Lord, gusto ko po ng mas malakas pang kapangyarihan. I never ask for money. I never ask for beautiful car or beautiful house and lot. But I ask God, give me more power. Amen! As I preach God's word, God will convict faithful people and will repent from their sins. Amen? At ang hinili ko sa Panginoon, makapagligtas pa po ng maraming kaluluwa. And that is my, yun ang gusto kong ibigay sa aking gift ng Panginoon, at binibigay naman ng Panginoon. With long life, will I satisfy Him and show Him my salvation. Tayong lahat ay po itumayo. Sige po, saglit lamang po ito. Huwag muna tayo magkwentuhan. Bow down our heads and close our eyes. Hallelujah! Hallelujah! Sa lahat ng mga narito, mga nakikinig at nanonood, sa kanyang sa YouTube, sa magitan ng television na nakakapanood ka ngayon, sa magitan ng ating programa sa radio, sa magitan ng Facebook, o sa magitan ng cellphone, o nakarating sa iyo sa magitan ng internet o ng DVD. Sino ka naman, sa anuman ang iyong kalagayan, isa lang ang sikreto para magkaroon ng mahabang buhay, buhay na walang hanggan. Isa lang ang sikreto upang maranasan natin ang kasaganaan ng buhay, ang mahalin lamang natin ang Panginoon. Bow down our heads and close our eyes. Hallelujah! I shall love the Lord! I shall love the Lord with all my heart. Yes, Lord, bow down our heads and close our eyes. Shall we bow our hands to the Lord? Shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul. Huwag mo natin ikahiyan, Diyos. Asang kamay, patungo ng langit, tayo po'y umawi sa Panginoon. For I shall love the Lord with all my heart, with all my heart. I shall love the Lord. I shall with all my soul, with all my soul. I shall love the Lord with all my mind. I shall love the Lord with all my mind. With all my heart, with all my soul, with all my mind. With all my soul, with all my mind. Isigaw po natin. And Lord, I love you. Oh, for all the
kayo pa manatiling na kayo at nakapikit, taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Itong maikling prayer na ito, gawin mo itong galing sa puso mo. Sabihin mo, Panginoong Diyos, salamat po sa iyong pagmamahal. Nagkatawang tao ka at namatay sa krus ng Kalbaryo para ako iligtas, paghilingin, baguhin, gawa ng himala, ng mabubuting bagay, bigyan ng tagumpay at mga pagpapala. Sa oras mong ito, ako po'y humihingi ng tawad. Patawarin mo po ako, sinusuko ko po sa iyo ang lahat ng bisyo ko at kasalanan. Sa oras mong ito, handa na po akong magbagong buhay. Tulungan mo po ako na makaalis sa masamang gawain, sapagkat sa oras na ito, nais din kitang mahalin at nais din kitang paglingkuran. Bukas ngayon ang aking puso, pumasok ka kay Jesus. Ikaw na ngayon ang Diyos, ang Panginoon, ang tagapagtas ng aking buhay. Itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan upang sa ganun, sa aking pagpanaw, pagkatapos ng aking mahabang buhay sa mundong ibabaw na ito, ako'y makapiling mo dyan sa kalangitan. Ako na lamang po ang mananalangin, Urawashirigyan dalabisyanda. At habang tayong lahat ay nakayagot at nakapigit, ano man ang prayer request mo sa Diyos, sabihin mo sa Kanya. Sige, sabihin mo. At kung meron kang sakit, meron kang karamdaman, sabihin mo sa Panginoon anong sakit yung gusto mong pagilingin. Come on. Kung ano man yung prayer request mo, sabihin mo sa Panginoon, say it to God. Speak it out to God. Sige po. Kausapin niyo po siya, sabihin niyo sa Panginoon, ano yun? Ano yung kahilingan mo sa Diyos? Ano yung prayer request mo sa Diyos? Ano yung sakit mo na gusto mong gumaling? Pati ang iyong mga mahal sa buhay, na saan mang panig ng Pilipinas, saan mang panig ng daigdig ngayon, sabihin mo sa Diyos, and God will move this day. He will do miraculous things this day. Sapagat ang Diyos ay sumasagot sa panalangin at hindi po siya nang bibigo. At kung ready na po kayo at naniniwala kayo na sasagot ng Panginoon, ipatong mo ang dalawang kamay mo sa iyong puso. Sige, patong mo. Patong mo. Sige. Patong mo ang dalawang kamay mo sa iyong puso and I will pray. Huwag niyo na pong tingnan kaliwat ka ng likod at harapan para makapag-concentrate po kayo. Ama, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Lord, ano man po ang prayer request ng mga nakikinig at nanonood ngayon, ano man ang prayer request ng lahat ng nandito, dinggin niyo nga po, Ama. Hinihiling ko po ang Diyos sa kalangitan, sa amagitan ng Holy Spirit, na bumaba sa lugar na ito, Panginoon, upang sa ganoon ay pagalingin ang kanilang karamdaman. Gawan po sila ng imala, sagutin ang kanilang mga pag-